Yo, what's up mga Kasay TV Printing, nagbabalik ulit tayo. So meron lang akong nakita dito sa Cameo Group PH na meron daw siyang client na hindi na kinuha yung item na ginawa niya at hindi na siya binayaran. At sabi dito, kukunin na lang daw niya next time. Tapos na daw kasi yung event, next month na lang daw kukunin. So eto, tips ko sa inyo mga Kasay TV Printing, kapag meron kayong mga kliyente at kumuha kayo ng commission, ang gagawin nyo, sisingilin nyo na sila ng 50%. And then make sure na yung 50% na yon covered na lahat ng mga expenses ninyo para dun sa project na gagawin nyo. Halimbawa yung mga materials, kasama na dun, lahat-lahat dun sa 50% na sisingilin nyo. Or kung hindi pa kaya ng 50%, gawin yung 60% yung paunang bayad or yung tinatawag nila na payment first. Kasi once na hindi nila kunin ng tuluyan, at least meron na kayong babalik na pinambili ng materials. Kahit hindi na nila bayaran yung remaining na 40% or another 50%, basta at least meron na kayong pangtapal dun sa pinambili nyo ng materials, no? So kahit yung pagod or kung anumang effort yung ginawa nyo, so expect nyo na lang na mapupunta sa wala, pero at least meron kayong babalik na pinambili ng materials. Laging nyo silang sisingilin ng down payment, 50% or 60%, kung ilan man yung masasakop ng materials na gagamitin nyo. Huwag kayong kukuha ng project or commission na hindi payment first, dahil malulugi kayo dyan once na hindi makuha sa inyo yung product. Kagaya nga neto, no? Neto ni Princess Angel. Kung sino man yung kliyente mo, no? Napaka coops naman yung hype na yan, hindi nakinuha, no? Nakakalungkot yung mga ganito. Eto talaga yung mga iniiwasan natin sa mundo ng mga ganitong mga souvenirs. So dapat talaga payment first, kasi kahit yung hassle mo, yung pagod mo, mabaliwala na yun basta bumalik lang yung pinambili mo ng materials. Ayan, no, may mga nagko-comment dito, no? So, once nga pala na meron kayong ganitong scenario, wag nyong ipopost yung pangalan ng customer nyo, kasi baka mabaliktad pa yung kaso, baka kayo pa yung makasuhan. Ito nga, may nag-post pa ng data privacy MME. Pero yung post naman niya dito, wala namang name. Wala siyang ni-name drop, yung conversation lang. So, ayun talaga, dapat down payment 60 to 70%, depende sa inyo, pero basta at least 50% makuha na yung pinambili nyo ng materials. Nasa sa inyo talaga. So, grabe talaga yung mga ganito. Learn from your experience na lang pag may mga ganitong pangyayari, no? So, ayun lang. Kahit magpapa-layout, wag nyo munang gawin. Or kung gagawin nyo na magpapa-layout, lalagyan nyo ng watermark kapag isa-send nyo. Wag kayong mag-send ng layout na walang watermark. At ang gagawin yung watermark, yung merong kulay. Kasi pagka walang kulay, madali lang matanggal yung watermark. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Sana nakakuha kayo ng tips dito. Bye-bye.